course, for Rob and Angela. Kasi sa poster, parang ano, no? Hindi ko alam kung may pinakita ng teaser or trailer, pero parang may lesbianism yung dating nung poster nyo. Mm-hmm. At the same time, tapos parang ano na rin, parang paano ba sinasabi yung tatluhan? Kasi tatluhan kasi si Joseph Elizalde ay nasa lower part ng ano. So, yun ba yung tinutukoy nyo, nakakaibang intimate scene talaga na ginawa nyo yung tatlo kayo in one bed or dalawa lang kayong babae at iwalay pa si Joseph? Tulad lang din po siya ng Exdale 1. So, meron kaming intimate scene with ako, with a girl, and then meron din sa lalaki naman with Joseph, yung character niya, hindi siya totally love scene. Ah. Kung saan magugulat talaga yung mga tao. Okay. Pasagot mo kay Rob, follow-up ko na lang yan mamaya. Yung kay Ano po ulit? Sorry. Ayun yun. Then, nakwento na pala niya yung parang intimate scene nga, yung kayong dalawa. Yes. Na bago sa'yo, di ba, sabi mo? Yes po. Kasi may mga scene kasi doon na hindi ko rin, parang kinabahan din ako sa ibang eksena na yun. Yes po. So, ang ginawa ni Joseph, okay, sige Rob, kaya mo yan, ganito yung gawin mo. And also to Angela, ganun din po na, okay, kailangan nating ma-take to ng isa lang para din syempre hindi rin hassle sa ibang ano, sa ibang co-artist natin. Kaya dapat gawin na natin kung ano yung best natin. Ayan, okay. Second question ko, pero kumustang katrabaho si siya bilang leading man, si Joseph? Sobrang bait po ni Joseph. Talagang i-guide ka niya. And kapag once na nagkamali, talagang sabi niya, okay Rob, katulad na sinabi ko po kanina, talagang tinatama niya. Tapos tinutulungan ka niya para magawa mo kung ano yung dapat gawin. Pero parang mas baguhan yata siya sa inyo sa ganitong love scene. Sa mga scenes na ganyan, di ba? Hindi ko lang po sure. Pero ano naman po, sinabi naman po niya na parang feeling ko nagawa na rin ata niya to before. Hindi lang ganun kagrabe. Hindi lang ganun kagrabe talaga. Parang nga eh. Parang kasi ito yung pinaka, feeling ko kasi dahil ngayon lang siya ilo-launch bilang parang lead na rin, di ba? But anyways, ayan, ikaw naman, Angela, kamusta yung pakikipagtrabaho kay Joseph? Working with Joseph, very okay naman po. At sobrang bait talaga. Yeah. Dahil matagal na siya sa showbiz, ang dami niyang tips na binibigay sa amin. Yung mga, lalo na pagdating sa mga blockings, yung haharap ka talaga yung sa camera, kailangan makita ka. Talagang hindi, parang kuya-kuya ko na nga siya. Kasi medyo ahead talaga siya sa amin. Yes. Pero sobrang masaya po yung ano namin. Masaya yung bond na nangyari. Yeah. Last na lang, nagubutubad ba siya sa pelikula? Abangan nyo na lang po. Kasi mai-spoil namin. Okay. Pag pinakita na lang yung ano. Okay. Anyway, thank you and good luck. Nadadala ba kayo sa mga eksena, masisela na kinukuha ninyo? Ako na ba? Mauna. Yeah. Okay po. Sa mga intimate scenes, sa mga love scenes, hindi naman ako nadadala as Angela Morena. Kasi nga po, isa sa mga natutunan ko talaga na kapag in character ka, you have to be in character. Kasi kapag ikaw nadala ka, natamaan ka, ikaw yung talo. Sabi ni Direk Carla sa amin po. O hindi ka, parang like hindi ka artista kapag once na hindi mo, pag once na na-attach ka sa ano, sa isang eksena. Thank you for that. My follow-up question would be first starring role niyo tong Exdeal, no? Mm-hmm. And I'm expecting na binigay niyo na todo dito sa Exdeal. Ika mo nga kanina, Rob, di ba? Todo na to, ika nga, this is it. Yes po. Bilang moviegoer, no? Anong gaano katindi ang may expect namin dito from you both? Mas katindi sa Exdeal 1. Katindi sa Exdeal 1. Yes. Sa Exdeal. Kasi, sure. Syempre po, this is Exdeal 2. So, gusto po namin na
mas maganda kasi hindi naman siguro gagawin to, hindi naman bibigyan ni Derek ng part 2 to kung hindi talaga naging maganda yung 1. Kaya para sa amin talagang gusto namin ibigay yung best namin dito sa film namin. And abangan niyo po. Lalo na sa character ko talaga, I really give my best na sobrang, dito ko naranasan na sobrang proud ako sa sarili ko. Kasi there's a scene ata dito na muntik talaga ako malunod. Pero good thing, marunong ako lumangoy. Yes, dahil sobrang lakas ng alon. And talagang struggled. Pero buti na lang na marunong ako lumangoy. So, habang nagpo-float ata ako doon, wala akong marinig. And then, hindi ko alam na sumisigaw na pala sila. Kasi it's a drone shot. So, nung pag-angat ko ng ganun, hindi ko na maramdaman yung floor, yung sand. And then, iniwasan ko talaga na hindi mag-panic. Which is number one rule ata kapag nalulunod ka na. So, yun. Lumangoy ako pabalik to the shore. And thank God! Buhay pa talaga. Wow. Ayun. Masaya kami para sa iyo. Okay. Good luck. Bernard Santos, hi! Yes, hello. Good afternoon sa lahat. My first question is for Angela and Rob. No. Can you share some of your memorable experience while filming this X-Deal 2, whether while filming or behind the scenes? Sa akin po, ang pinaka-memorable is yung nagkaroon kami ng coach with Direk Carla, as in sobrang dami po naming natutunan sa kanya, and akala namin na hanggang dito lang yung kaya namin, pero meron pa pala na mas may ilalabas kami. And syempre yung with production, sobrang saya, lalo na yung sa ano namin, sa mga pinuntahan namin, and syempre yung mga bonding po talaga. Ako naman po, yung pinaka-memorable, actually, day 1 to day 10, 10 days locked in shoot kasi. So talagang naging memorable sa akin yung buong locked in shoot. Kasi nagkaroon ako ng bonding not only with my co-actors but with the production as well. Na hanggang ngayon na nakakausap ko sila, lalo na si Mama Akris, yung isa sa mga AP namin. At yung isa sa memorable ko with Ate Rob, yung ano namin, yung bonding namin. Kasi magkasama kami sa room, tapos magkatabi kami. Tinabi talaga namin yung bed namin para magkaroon ng ano, ma-practice yung chemistry namin. And naglalagayan kami ng plaster. Oh, yeah! Yun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan. And I'm really proud sa X-Deal 2. Kasi sobrang saya, hindi lang sa mga cast, but sa buong production. Yeah, and happy rin talaga po ako dahil naka-work ko talaga si Angela. Si Angela yung naging ka-ano ko. Naka-work ko. Okay, for my follow-up question, ano sa tingin nyo yung pinaka-takeaway or yung pinaka-message or lesson na matututunan ng mga tao after watching The X-Deal 2? Para po sa akin, kailangan kapag once na nag-decision ka sa isang bagay, isipin mo kung makakasama ba to or kung makakabuti ba to, dahil kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin talaga ang pipili ng magiging takbo ng buhay mo, magiging estado ng buhay mo. Mm-hmm. Actually, sa bawat character ng X-Deal 2, bawat character may kwento. At bawat character, meron kang mapupulot na lesson. Lalo na sa aming tatlo, ni Ate Rob, ako po, and then si Yosef. And bago ka makipag-deal, make sure na pag-isipan mo siya multiple times. Kasi mahirap at hindi biro ang makipag-exchange deal. So once na nakipag-exchange deal ka, you have to be ready sa mga consequences na mangyayari sa'yo. Alright, thank you, Rob and Angela, and good luck to your film. Thank you po. Thank you, Regine. Thank you, Bernard. Awesome questions. Napansin namin kanina, no, na parang sabi nyo,
ganun na kayo ka-close masyado bukod sa magkasama kayo sa room together. Tapos natawa kami bigla na pati pala yung pagpapasok. Yes po. Di ba ginagawa ninyo? So ganun na kayo ka-close na dalawa. Pero how difficult sa part ninyo, especially to ano to Angela, to portray lesbian, di ba parang first time, of course, siguro first time mo, I don't know kung first time mo rin makikising scene with a girl. How is it? Kumbaga pinag-usapan niyo ba how hard it is to do that scene? Sa lalaki okay lang di ba? Pero sa babae parang hindi naman kayo lesbian to do that. How do you prepare for that and paano niyo ginawa yung eksena na hindi kayo maiilang sa bawat isa? Actually, nung una kasi, di ba? Nung una po kasi, talagang hindi talaga namin pinag-uusapan. As in, hindi mo na namin pinag-uusapan. Hinahayaan lang namin very, na... Very, very ate ko to, eh. Parang hinahayaan lang namin na kapag once na alam na namin yung sequence, alimbawa yung sequence na to, this day, is yung love scene na namin. Dun pa lang namin pinag-usapan talaga na, okay, sige, ano bang gagawin natin? Ano bang mga limitations natin? Pero sabi naman po namin sa isa't isa, kung kahit nga walang plaster, okay lang. Basta kaming dalawa eh. Kaming dalawa. Kaso syempre, may mga ibang tao pa din. Pero para po sa amin, kahit ano po, okay lang talaga sa amin. Sobrang gaan po. Talagang sobrang ganun po kami ka-close. As in, kahit walang plaster, okay lang. Pero you need to do that, no? Siyempre, to protect yourself also. Yes, yes. Oo yes. Oh, naman. Pero looking forward to watch for it kasi napanood ko yung one. Grabe na dun. Sabi niya, mas grabe daw dito. Yes. So, abangan natin kung ano naman yung grabe niya. Abangan dito sa X-Men. Congratulations!